This is the update of severe tropical storm Paeng. So sa ngayon po nandito na siya sa vicinity ng boundary ng Batangas and then Quezon and then moving towards this Batangas area. At ito po yung kanyang past landfall. Una po dito sa may Viracatanduanes, pangalawa sa may Caramoan, pangatlo sa may Buena Vista, Quezon, pang-apat naman sa may Santa Cruz, sa may Marinduque. And then, inaasahan natin na maglalandfall po ito dito sa may boundary ng Batangas at Quezon area, ngayong, Southern Quezon area ngayong hapon. And then, lalabas siya dito po sa may Cavite area, dito sa bandang western side. And then, inaasahan po natin na itong magdamag na to magiging maulan pa rin po, especially dito sa may malaking part ng Luzon at Western Visayas. And then ito po yung mga na-record na rainfall, 24 hour rainfall sa Luzon, sa Visayas, and then sa Mindanao. So mapapansin po natin talagang may kalakasan at may kalawakan po yung mga rainfall na naidulot itong bagyong si Paeng. Ayan po. And then minapa lang po namin para makita yung concentration ng mga malalakas na paulan. So kita po natin itong Panay Island and then dito sa may Samar area at part ng Southern Luzon Visayas area naka-receive po ng significant amount of rainfall. Then ito po ngayon yung mga lugar na nasa tropical cyclone wind signal number 3 dito sa Metro Manila, Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Marinduque, Bataan, Lubang Island, northern at central portion ng Quezon kasama po Liliu Island, western portion ng Camsur. Number 2 naman po so yung Camsur, Camnorte, Oriental, Occidental, Mindoro, yung rest ng Quezon, Romblon, Nueva Ecija, Pangasinan, Albay, Bulacan, Pampanga, Tarlac, and rest of Zambales. And then ganun din po yung western portion ng Sorsogon, Masbate kasamang Burias, Tikaw Island, southern portion ng Aurora, itong northwestern portion ng Antique at western portion ng Aklan. So sa signal number 1, halos may karamihan pa rin po mula dito sa northern Luzon ng Isabela, Vizcaya, Quirino, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Sur, La Union, yung rest ng Aurora, Catanduanes, rest ng Sorsogon, rest ng Masbate kasama na po yung Tikaw at yung northern portion ng Palawan kasama ang Calamian at Puyo Island. And then naglabas din po tayo ng storm surge warning. So ang forecast po natin 1 to 2 meters dito po sa mga area na nabanggit na itong Albay, Aurora, Bataan, Batangas, Bulacan, Camnorte, Camsur, Catanduanes, Cavite, Marinduque, Masbate, ito pong part ng NCR, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Sorsogon at Zambales. And then naasahan pa rin po natin yung heavy to intense rainfall dito sa Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces at itong northern portion po ng Palawan kasama na ang Calamian at Puyo. And then moderate to heavy naman dito sa mainland Cagayan, naasahan pa rin po natin yan, Cordillera, Western Visayas at Central Luzon. And then the rest, light to moderate na lang po na may occasionally heavy rains. Okay. Yan. But it's but local. Okay. Oh. Oh. Ano itong parating? What can we expect? There's a tropical depression that's forming on off our east coast. Yes sir, ito pong minomonitor natin ngayon, tropical depression. Nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong nasa circle na to. And then moving westward, naasahan natin by 31 ng October or November 1, papasok sa ng ating Philippine Area of Responsibility and it will be named Queenie, ang letter Q na po tayo. Q na tayo? Yes, sir. All right. Okay.